Magandang gabi po. Happy midweek. Happy Wednesday sa inyong lahat. Welcome po sa online service natin, online midweek service natin. Every Wednesdays, 7 p.m. Meron din po tayong every Sunday service, ang Sunday service natin online, 10 a.m. Sa Facebook at sa YouTube po. Lahat po yan, live streaming. So welcome po. Marami po salamat sa panonood nyo at pakikinig sa gabi na to. Naalala niyo po ba si Spider-Man? Madami ng remake to eh. Pero isa sa pinakasikat na madami nagko-quote, no, na sinabi na sa script na napanood natin about Spider-Man, yung sinabi sa kanya ng uncle niya, yung "With great power comes great responsibility." At sigurado, naintindihan po yan ni Spider-Man yung nag-asawa siya. Kasi isa lang yung pinaglalaban niya dati. Eh ngayon, dalawa na. No? So, yun pala yung ibig sabihin ng uncle niya. Anyway, pag-usapan po natin ngayong gabi. Anong ibig sabihin ni Paul nung sinulat niya sa mga taga-Galatia na meron tayong mga responsibilidad, tayong mga Kristiyano? So, tingnan po natin. Bago po natin basahin yung sinulat ni Paul, kung tatanungin po kayo, ano ang pinakamabigat na responsibilidad na ginampanan mo na o inatang sa'yo? Yung tipong napasabi kang, pasan ko ang daigdig. No, kasi yung tipong responsibility na binigay sa'yo about sa work, sa family, being an OFW, or being an employee, or employer, or sa church, or sa school, or whatever responsibility. No? So sa palagay mo, kung mag-identify ka, no, pakibulong mo ang sarili mo, ito yun, mabigat na responsibility. Pero, i-compare natin yung responsibility na yan na nasa isip mo ngayon doon sa binabanggit ni Paul na Christian responsibilities. Tingnan po natin yung Galatians 6, buksan po natin yung mga Bible natin, o turn on natin yung mga Bibles natin, yung mga electronic Bibles natin sa Galatians chapter 6. Sabi dito, brothers and sisters, if a person is discovered in some sin, you who are spiritual, restore such a person in a spirit of gentleness. Pay close attention to yourselves so that you are not tempted too. Carry one another's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Let each one examine his work. Then he can take pride in himself and compare himself with someone else. For each one will carry his own load. Now, the one who receives instruction in the word must share all good things with the one who teaches it. Do not be deceived. God will not be made a fool. For a person will reap what he sows. Because the person who sows to his own flesh will reap corruption from the flesh. But the one who sows to the Spirit will reap eternal life from the Spirit. So we must not grow weary in doing good, for in due time we will reap if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us do good to all people, and especially to those who belong to the family of faith. See what big letters I make as I write to you with my own hand. Wow, kasi uso nun kasi meron tagasulat si Paul, no? Pero this time, no, hina-highlight niya, sinulat niya ng kamay niya. Those who want to make a good showing in external matters are trying to force you to be circumcised. They do so only to avoid being persecuted for the cross of Christ. For those who are circumcised do not obey the law themselves, but they want you to be circumcised so that they can boast about your flesh. But I may never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. For neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. The only thing that matters is a new creation. And all who will behave in accordance with this rule, peace and mercy be on them and on the Israel God. From now on, let no one cause me trouble, for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen. Yun po.
Yan yung sinulat ni Paul. Ngayon, bigyan ko po kayo ng tip. Kapag nagbabasa po kayo ng Biblia o salita ng Diyos, huwag po kayong masatisfy na binasa nyo lang. Gawin nyo po, basahin nyo ulit. Ngayon, parang hindi nyo pa naintindihan, no? Basahin nyo ulit. Ngayon, parang hindi nyo pa naintindihan, no? Basahin nyo ulit. Importante po kasi na paulit-ulit natin binabasa yung salita ng Diyos kasi the more time tumingin sa isang bagay, for example, ito pong clicker na to, kapag ka tinignan mo siya, mag isang glance, may mapapansin ka sa kanya na ito ay black. Ano po? And then that's it. Pero pag tinignan mo siya na matagal, tinignan mo siya ulit, tinignan mo siya na matagal, mapansin mo na yung detalye, o may color yellow sa likod, o may mga ano, may mga buttons pala to, or mayroong open slot pala sa ilalim. So mga 2 to 3 inches yung kanyang sukat. So mga 3 by 1 siya. So yung detalye, makikita nyo po. Kapag paulit-ulit natin tinitingnan, paulit-ulit natin inaobserbahan yung salita ng Diyos. Yun po yung sa salita natin, pagbulay-bulayan. Ano po? So ngayon sa gabi na to, pagbulay-bulayan natin yung salita yung sinulat ni Paul, ni Pablo sa mga taga-Galatia, mga Galatians, no. Sabi niya, nire-remind niya, ini-encourage niya yung mga taga-Galatians as well as tayo sa panahon natin kasi po yung salita ng Diyos applicable noon, applicable pa rin hanggang ngayon. No, he's talking about responsibilidad natin, mga Christian responsibilities natin. Number one, we need to restore daw yung mga fallen. Number two, kailangan maalala natin na merong law of harvest. Number three, reject natin ang salvation by works kasi lahat salvation by grace through faith. Yun yung kanyang ine-explain. And number four, we need to rejoice in our new life, no? Kasi bagong buhay, bagong pag-asa, no? Kay Kristo. So let's start. Yung may himay natin, sabi dito ni Paul sa mga Galatians, restore the fallen. Alam mo, pagka sinabing fallen sa mga sundalo, ito yung mga namatay na eh. No? Yung mga nasakta, namatay. Kumbaga, kung namatay na, mahirap nang restore. Kasi physically, no? Si Jesus lang nakakagawa naman na mabuhay magmuli. Pero dito, spiritually, meron din na mga kapatid tayo na namatay spiritually. No? So, pwede silang ma-restore ng Diyos kung meron tayong participation. Ano po? Hindi tayo yung magre-restore, ang magre-restore yung Panginoon, pero gusto tayong gamitin ng Diyos, no, para ma-restore itong mga kapatid natin. Tingnan po uli natin anong sinabi ni Paul. In verse 1, brothers and sisters, mga kapatid, if a person is discovered in some sin, kung napansin nyo na meron pala tayong kapatid na mananampalataya din, believer din, Christian din, na nagkasala, ikaw na spiritual, ikaw na ni-restore ng Panginoon, na merong spirit of gentleness, ito yung paalala ni Paul, you need to pay close attention. No? Check kung mabuti yung sarili mo. Kasi, baka ikaw naman yung matem. Sabi rin ni Paul sa verse 2, need to carry one another's burdens. No? Kailangan yung bigat, mga pasanin, kung bakit nag-backslide yung kapatid mo. You need to help that person. Nabuhatin yung pasanin niya. And in this way, you will fulfill the law of Christ. No? Sa pamamagitan nito, mafufulfill yung law. Kasi long law, merong Mosaic law. Alam natin yung Ten Commandments. No? It pertains sa mga commandments na binigay ng Diyos kay Moses for the Israelites. Ngayon, nung dumating si Jesus, yung 10 ginawa niyan 2. Naging love God and love your neighbor. So dito, kung sasaluhin mo yung burden ng neighbor mo, edi na-fulfill mo yung isa sa mga law of Christ. That is loving your neighbor. So, verse 3, sabi dito, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Nako, huwag kang papadeceive, no? Makakala mo eh kung sino ka na. No? Huwag kang maging self-righteous, no? Akala mo, mas magaling ka na sa kapatid mo. Ingat-ingat din, sabi nga ni Paul. Let each one examine his own work,
then he can take pride in himself and not compare himself with someone else. For each one will carry his own load. Ano ibig sabihin? So, number one, sabi ni Paul, bilang Kristiyano na mas nakakaintindi, mas hindi naman umaalis sa presensya ng Panginoon. Kumbaga, you're doing good in your spiritual life. No? Sabi ni Paul, the onus or the responsibility lies with the spiritual. Yep. Ikaw po yung responsable sa kapatid mo na tumalima sa Diyos, na nag-backslide, na nagkasala. No? Sabi nga, mas mabuti na ikaw yung umiintindi kaysa ikaw yung iniintindi. Ano bang ibig sabihin? Naalala ko lang yung sinulat ni Matthew na sa verse 8, chapter 18 verses 15 to 17. Sabi dito, if your brother's sins, go and show him his fault when the two of you are alone. If he listens to you, you have regained your brother. Yan, applicable po yan. Very applicable po. Kung meron po nagkasala, no? Eh, huwag mong ihiyain yung nagkasala. Huwag mong ihiyain na yung nagkamali. No? I-restore mo siya. Kayong dalawa lang, kausapin mo. Counselan mo, bigyan mo ng spiritual advice. No? At kapag ka siya nakinig, ay na-regain mo yung kaibigan mo. Na-regain mo yung kapatid mo. Okay, kung titignan niyo po yung verse 16 and 17, no? It might be applicable or it might not be applicable sa present times natin. Kasi ano pong ibig sabihin? Tandaan niyo po, si Matthew, isa po siyang tax collector before na born again, na sumama kay Kristo, na naging mahal niya ang Diyos, at tinanggap niya, and then he became a follower of Christ. Nung sinulat niya to, sinusulat niya po to, since Hudyo siya, tax collector siya, sa perspective ng pagiging Hudyo, sa perspective ng Jewish culture, sa perspective ng Jewish historicity. So, kung titingnan niyo po, pati yung kanyang advice eh base sa Jewish culture. Sabi niya, but if he does not listen, no? So yung second step, kasi kung nakinig, walang problema. Nung na-review mo, kinorder mo, kayo dalawa lang. Pero kung hindi daw makikinig, magsama ka pa daw ng dalawa. Take one or two, no? With you so that at the testimony of two or three witnesses, every matter may be established. So, kasi po, sa panahon na yun, importante yung testimony o ng mga witnesses. Eh, no? So, hindi pa naman uso yung mga high technology noon or whatever. So parang, kumbaga, kukuha ka ng iba pang kasama para mag-explain sa kanya. Para rin mag-witness kung sakali mag-know. Pero, yeah, possible, applicable ngayon. Sama mo yung friends mo, group counseling ko, yeah, no? Pero not to corner in a sense na, what do you mean by this, na parang i-pin down siya, or ayan na, magsama ako ng dalawa, isa, may witness ako, hindi ka sumunod, ayaw mo bumalik sa Diyos, bahala ka sa buhay mo. Not necessarily ganun. Kumbaga, pwede, applicable siya in a sense na, tawagin mo yung isa o dalawa mong kaibigan, group counseling kayo, tulungan niyo siya makabalik, blah, blah, blah. Ngayon, yung sa verse 17, eto, medyo hindi ko alam kung paano to i-perform sa simbahan ngayon. Kasi noong panahon nila, sabi ni Matthew, if he refuses to listen in nag-backslide, tell it to the church. No? If he refuses to listen to the church, treat him like a Gentile or a tax collector. So kapag kinorner mo na, kayong dalawa lang, hindi nakinig, second step, kinorner mo, nagsama ka ng isa, dalawang witness, hindi nakinig. Sa pangatlo, sa culture nila, dali mo na sa simbahan. Pag hindi nakinig sa simbahan, excommunicate na daw at ituring na parang Gentile. No? Kasi, tandaan nyo, si Matthew, Jewish to. So, meron pa rin noon na Jew, the chosen people, and the Gentile, tayo, na hindi kasali. Parang ganun. So, meron niya, treat him like a Gentile or a tax collector. Or imagine mo, siya yung tax collector before. I-treat daw ng kagaya niya before. No? So, nakatuwa lang. Pero ngayon kasi mahirap naman na
hindi makinig yung kapatid mo, pupunta ka simbahan, gagamit ka ng microwave, eh, ito po, hindi pa nakinig eh. So, nagbabackslide siya or whatever, no? Hindi naman. So, ang goal dito, sinasabi dito sa verses na to, is ang responsibilidad po, it lies with the spiritual. It lies with the person na nakakaintindi at hindi umalis doon sa presensya ng Panginoon. Tayo po yung responsible na tumulong na ibalik, na makabalik yung kapatid natin na naliligaw ng landas. Hindi po tayo responsible na tayo po ang magre-restore. Diyos po ang nagre-restore. At kahit i-restore siya ng Diyos, kung ayaw niya, yun po yung dark side ng free will. Wala po tayong magagawa doon. Pero may responsibilidad tayo to do something para po ma-restore yung kapatid natin. So, sabi natin, sabi ni Paul, isa sa mga Christian responsibilities na tandaan niya, we need to restore the fallen. No, number one, sabi natin, the onus, the responsibility lies with the spiritual. Number two, kaya tayo nag-restore ng mga fallen kasi it fulfills the law. Kaya nabanggit nga po kanina, no? Meron pong 10 laws si Moses noon, naging 2 laws na binigay ni Jesus, love God and love your neighbor. Sabi ni John sa 13:34, I give you a new commandment to love one another. Si Jesus po yung nagsasalita, no? Just as I have loved you, you also are to love one another. Ito na po yung bagong batas eh. Pinasag na lahat ng batas. 2 na lang sinimplify. Love God, love your neighbor. So, kung tutulong po tayo sa gusto ng Panginoon na ma-restore yung ating kapatid na nag-backslide, eh, it will fulfill yung law na binigay ni Jesus. So, hindi, ulitin ko, hindi po tayo ang mag-restore, tutulong po tayong mag-restore para ma-fulfill yung law ni Jesus na to love God and to love the neighbor. Ngayon po, ang effect po nito, mabibless po si Jesus dahil na-restore yung kanyang anak. Mabibless po yung kanyang anak na nag-backslide kasi sa tulong ni Jesus at sa tulong natin, nakabalik siya sa Panginoon. At mabibless po tayo kasi nakawitness po tayo ng miracle na nakabalik yung kapatid natin. Masaya tayo. At masaya tayo na please natin si Lord dahil nakatulong tayo. So, everybody's happy. Win-win, di ba po? Ngayon, sabi ni Pablo, bakit natin kailangan i-restore ang mga fallen, no? Kasi nga, we need to understand that there is no room for self-righteousness. Ayan, hindi po tayo mga junjun, na po. Ibig sabihin ng junjun o ng junjunong-junungan na ang ibig sabihin ay, mas marunong pa tayo sa iba. Tipo, ang pangalan natin na, hello, I'm better than you. Ay, mabuti na lang, Lord, hindi ako kagaya nitong kapatid kong to. Ang tigas-tigas ng ulo. Eh, ewan ko ba, ang hina-hina sa babae, ang hina-hina sa pera, ang hina-hina sa anak, ang hina-hina sa drugs. Mabuti na lang ako, Lord, hindi ganun. Teka-teka. Pag-ingat po tayo. Kasi po, sabi po sa Matthew 6:15, but if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins. So, wag po tayong self-righteous. Akala po natin, mas magaling tayo sa iba. Akala po natin, porque hindi tayo nagkasala sa area na to, na mahina sila at tayo ay medyo malakas. Tandaan nyo, may area naman na malakas sila, mahina tayo. So, we need each other, no? At pag tayo pong maging self-righteous sa mga kapwa natin, Kristiyano. So, nire-remind ni Paul, yung mga taga-Galatians, as well as tayo, to restore the fallen. Number two, we must remember the law of harvest. Ano pong ibig sabihin ng law of harvest? Dapat maalala daw natin. Noong unang panahon po, may 3 bagay na sikat na ginagawa ang tao. Kasi ngayon, madami na klase ng trabaho. Noon, either magsasaka ka, mangingisda ka, or nag-aalaga ka ng mga hayop. Sa 3 yon, siguro kung irarank ko po siya na top 1 at top 1 to 3. Ang top 3 ko po siguro pagiging fisherman. Siguro pangalawa po na pipiliin ko
maging mag-alaga na hayop. Top 1 po, napipiliin ko na maging trabaho kung nabubuhay ako ng mga panahon na yon o kahit ngayon, gusto ko po maging magsasaka. Meron po akong sikreto na ewan ko kung meron ba ako na pagkwentuhan. Meron akong hidden desire na gusto kong maging magsasaka. Na kasi buong buhay ko po, nagtatrabaho ako sa opisina or computer ang hawak or management or leadership or training or marketing or maybe operations and everything dito sa city jungle ng dito sa Los Angeles at as well as sa Metro Manila noong araw. Pero na-realize ko, meron ako sa heart ko na gusto kong maging magsasaka. Kasi po, na-realize ko lang ito. Napansin ko yung sarili ko, madalas kong pinapanood sa YouTube. Yung isang YouTuber, ang pangalan ng channel niya is Makimoto. At check out yun. Kasi raw yung videos niya, pinapakita niya lang kung paano yung buhay na magsasaka everyday. Pupunta siya sa ilog, pupunta siya sa palayan, sa mag-harvest siya ng sili, ng kamatis, kakain sila ng nakakamay, magtatawanan sila. Napaka-simple ng buhay. Every time na pinapanood ko ito, nare-relax ako. And then na-realize ko na nako-confirm sa heart ko yung panawagan sa akin ng Diyos na pumunta sa mga liblib na lugar sa Pilipinas para mag-conduct ng missions, no? Magturo sa mga leaders ng simbahan, ng mga pastor. At eventually, sabi ko, habang naka-immerse ako doon, may experience ko itong mga bagay na ito na makakita ng bukid, sumakay sa kalabaw, or kumain na nakakamay, maligo sa poso. And then napansin ko sa sarili ko, sabi ko, meron akong attachment sa pagiging magsasaka. No? So sabi ko, kung sakali pala, maaari ito yung pinili kong trabaho, no? Kung naiba lang yung sitwasyon o naiba yung panahon. Pero pag sinabing law of the harvest, meron po kasing sinasabi na sow and reap. O meron pong panahon ng pagtatanim, meron pong panahon ng pag-aani. Ano pong ibig sabihin? Tingnan muli natin ang sinabi ni Paul, do not be deceived, sa verse 7. No, huwag daw tayong paluloko. God will not be made a fool. No, dahil hindi mo pwedeng maloko ang Diyos. For a person will reap what he sows. Kung ano yung tinanim mo, yun ang haanihin mo. So parang nga magsasaka. Kung ano yung tinanim mo, nagtanim ka ng sili, ani ka ng sili. Tanim ka ng mangga, hindi ka pwedeng umani ng kainito. Because the person who sows to his own flesh will reap corruption from the flesh. Sige, alagaan mo, i-feed mo yung flesh mo, and then, aani ka ng corruption sa flesh mo. But the one who sows to the Spirit, pakainin mo yung spiritual mong katawan, yung spiritual being mo, pakainin mo, palakasin mo, you will reap eternal life from the Spirit. Dito nga, may choice ka dito eh. Smoking or non-smoking talaga in eternity. So verse 9, so we must not grow weary in doing good, for in due time, we will reap if we do not give up. So then, whenever we have an opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of faith. No, nakalagay, no? Sabi dyan, especially doon sa kasama mo, yung spiritual family mo, yung kapwa mo Christian, na maging matulungin tayo sa kanila. Eh, lalong-lalong sa mga panahon ngayon, no? Nagtutulungan tayo. Nagbibigayan ng ulam, nagbibigayan ng ano-ano, ng anumang may sobra sa'yo, bigay mo sa kapitbahay mo. Ito ay mga physical na pangailangan lamang, pero dito ang sinasabi ni Pablo ay suportahan spiritually, no? Tingnan natin. Sabi dito, remember the law of the harvest. So verse 7, binanggit ni Paul, do not be deceived, God will not be made a fool, sow and reap ang pamantayan. You reap what you sow. Anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. In verse 8, you reap more than you sow. Sabi sa, ano ibig sabihin? Hebrews 4:13, and no creature is hidden from God. Wala pong nilalang na pwedeng magtago sa Diyos. But everything is naked and exposed to the eyes of Him, to whom we must render an account. So nakikita po ng Diyos lahat na nangyayari sa mundo. Pag gumagawa ka ng kasamaan,
nagtatanim ka ng kasamaan, eh aani ka ng kasamaan. Pag nagtatanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kung pinapalakas mo yung flesh mo puro papasaga na lang sa physical na katawan, ay aani ka ng corruption kasi someday it will be rotten, it will turn into dust in the flesh natin. Pero kapag pinakain yung spiritual being mo, pinalakas mo ang ano nito, eternity, ang effect, no? Kasi sabi dito, you reap more than you sow. No? So verse 9, sabi dito, you reap later than you sow. Ano ibig sabihin po? Tsaga-tsaga rin. Kasi sabi sa verse 9, so we must not grow weary in doing good. So sabi ni Pablo, in-encourage yung matag-Iglesia at saka tayo na huwag tayong panghinawaan na gumawa ng kabutihan. For in due time, we will reap if we do not give up. So do not give up. No? Darating ang panahon, aani rin tayo. May mga bagay siguro na gusto mo na mag-give up. Pero tandaan mo, what you sow is what you reap. Ako po, ilang beses na po akong napasali sa isang basketball team na ang lulupit ng standing. Mga tipong 0-12, 12 yung talo, 0 yung panalo. Ilang beses na ako napasali sa organisasyon na negative yung profit and loss statement. Ilang beses na akong napasali sa, ilang beses po ba ako nagturo sa Bible study or Wednesday service or Sunday service na madaming butas na upuan, kakaunti ang tao. Pero lagi ko po itong inaalala yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, so we must not grow weary in doing good. Dire-diretso lang. For in due time, we will reap if we do not give up. Now, kung magpipreach po ako sa isang tao o magpipreach ako sa isang daan tao, I'll be honest with you, parehas lang preparation. Parehas ko lang pagpupuyatan, parehas ko lang siyang isusulat, parehas lang yung puso ko, parehas lang yung paglilingkod ko. Dahil po, may tao o wala, hindi ko po concern yun eh. Ang concern ko ay sumunod sa Diyos. Kailangan, I must not give up. Hindi ko siya pwedeng tingnan na naked eye ko. Kasi ang Diyos ang nakakaalam na lahat. Kung meron po makikinig siya, nagdala na, hindi ako. Ibig pong sabihin, I must not look into a situation na currently involved ako. Na parang tayo ngayon, medyo pangit na situation ng buong mundo. Pero sabi dito, do not give up. Magtanim pa rin tayo ng kabutihan, kagandahang loob. Magtanim pa rin tayo ng salita ng Diyos sa mga puso ng tao. Araw-araw, kung pwede akong mag-preach, I'll do it. I'll do it not for myself. I will do it for the glory of God. Kaya as you sow, you shall reap. Huwag po kayong mapapagod, sabi ni Pablo. Sa lahat ng ginagawa niyo, applicable po to sa lahat ng bagay. Applicable po to sa trabaho, applicable sa pamilya, applicable sa simbahan, applicable sa Great Commission, applicable sa missions, applicable sa evangelism, sa discipleship. What you sow is what you reap. So, pangatlo po, sabi ni Paul, restore the fallen, remember the law of the harvest, reject the salvation by works. Ang ibig sabihin. Maganda po na tumutulong tayo. Maganda po na gumawa tayo ng kabutihan. Pero kung iniisip po natin yung paggawa natin ng kabutihan mag-result sa salvation natin, malaki pong pagkakamali yun. Na po, bakit? Kaya natin sinabi ni Paul, in verse 12, those who want to make a good showing in external matters are trying to force you to be circumcised. They do so only to avoid being persecuted for the cross of Christ. For those who are circumcised do not obey the law themselves, but they want you to be circumcised so that they can boast about your flesh. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi po, ng time na yon, may minana sila na Abrahamic covenant sa ninunong nila si Abraham na kailangan nila magpa-circumcise para po sa kanilang
covenant sa Panginoon para po sa kanilang pag ito po ay pagpapahayag na sila ay sa Panginoon. Ito po ay one way of their salvation in a sense. Kumbaga roadway to salvation in a sense. Pero lahat ng ito wala na in a sense dahil si Jesus na yung ang sabi ni Jesus, we need to be circumcised hindi by flesh kundi sa puso natin. Ang ma-circumcise, mabago yung heart natin. Ano pong ibig sabihin? Kasi dito pinapaalala ni Paul na nako, iba sa inyo kinagawang show lang na circumcise sila para pakita ang spiritual sila. Pero we need to understand that salvation by works will not work. Kasi po, kung kukumpara niyo po yung Christianity, yung ng mga tao, believers in Jesus, versus sa ibang religion, sa ibang religion po kasi, kailangan mo na sumunod doon sa law ng religion. Okay? Sa Christianity, yung law ng Christianity, grace. Ano po ibig sabihin? Okay. Halimbawa, sa other religion, nangutang ka, may batas, kailangan mong bayaran. Pag di mo na bayaran, either kukulong ka, sasaktan ka, o papatayin ka. Ganun po yun. Yun yung batas. So, sa Christianity po, may utang ka, pag di mo na bayaran, humingi ka lang ng tawad. Meron pong grace. Ibig sabihin, you don't deserve, pero ibibigay sa iyo for free. Tapos po, patatawarin yung utang mo, tapos buburahin as if wala kang nagawang mali or pagkakautang. Big difference po. Ngayon, sa ibang religion, you need to work para po mapalapit sa Diyos nila. Meron pong ibang religion, halimbawa, you need to pasabugin yung sarili mo para ma-please mo yung kanilang Diyos or ma-rewardan ka ng 10 virgins sa paradise or meron pong ibang religion na kailangan mo magbigay na magbigay para sa building fund ng pagpapagawa ng malalaking mga infrastruktura. Madami po. Kailangan, you need to work para po masave ka. Okay, ano naman dito sa Christianity? Sa Christianity po, you need to have faith. Ang ibig po sabihin ng faith, kumbaga, it is something that you hope for na hindi mo nakikita pero alam mo mangyayari. Something that you hope for, you cannot see, but someday, you know, it will happen. Faith. Meron kang pananampalataya. Pagka meron ka pong pananampalataya, humingi ka ng tawad, naniwala ka, and then grace will follow. Okay. Sa iba pong religion, it's all about flesh. Ibig sabihin po, palakasin mo yung flesh mo. Kung ano yung magpapasarap sa katawan mo. Kung ano yung maganda at pabor sa katawan mo. Para po mapalapit ka sa Diyos nila. Magkasawa ka ng marami, magkamal ka ng maraming pera, maging makapangyarihan ka. Sa Christianity po, hindi ka po flesh na merong spiritual being. Sa Christianity po, kayo po ay spiritual being na meron pong flesh, na eventually mawawala yung flesh. Pero your spiritual being will remain. So, importante po na palakasin niyo yung spiritual being niyo. And tayo po, spiritual being first, and then made the flesh. So, ibig sabihin po, yung flesh natin must be secondary dun sa pagiging spiritual being natin. So, we need to cultivate, we need to enrich yung ating spiritual health. Ulitin ko lang po. Salvation always produces good works. Dahil alam mong saved ka na, ang manifestation, gagawa ka na mabuti. Never, ang good works, no? Ang good works po, never produce salvation. Kahit po, tumulong ka sa maraming tao, pero hindi ka naman tumatanggap kay Kristo, kahit po binigay mo lahat no, kung ano meron ka, kahit nagmukha kang bayani sa harapan ng tao, pero wala ka naman sa presensya ng Panginoon. Hindi ka na nampalataya sa Kanya, hindi mo ginamit yung faith mo, hindi ka humingi ng tawad, hindi mo inaccept yung grace niya. Wala pong born again.
system o procedure na nangyari sa buhay mo, good works will never produce salvation. Yun po yung malungkot na katotohanan. Pero kung imagine ninyo, yung gagamitin mo yung logic mo, I'll go for Christianity. Kasi less problem, less complicated, may free pa. Sa kabila, wala eh. Walang free. Dito, yung Diyos mo sa Christianity, He served you. No, He came down to serve you. Yung goal niya is for you to be in His presence. Yung sa kabila, sa ibang mga religions, you need to serve their gods. So, magkaiba. So, last but not the least, rejoice in our new life. Yan. Sabi ni Pablo, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Verse 14. Verse 15, for neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. The only thing that matters is a new creation. And all who have behaved in accordance with this rule, peace and mercy be on them and on the Israel of God. From now on, let no one cause me trouble, for I bear the marks of Jesus on my body. Rejoice in our new life. Ano po ibig sabihin? Sa verse 14, binanggit ni Pablo doon, need to boast only kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. You cannot boast dahil nasagip ka, dahil may maganda kang buhay because you did something good. No. You can only boast kung ano yung ginawa ni Jesus sa cross. Sa verse 15, pinaliwanag ni Paul, you're being found as a new creation. Binanggit niya rin ito sa 2 Corinthians 5:17. So then, if anyone is in Christ, kung ikaw ay nakikristo na, he's a new creation. Ikaw ay bago ng nilalang. What is old has passed away. Kung ano man yung nakalipas, luma, wala na yun. Look, what is new has come. Ikaw na yung bagong creation. Ganda na, sarap pakinggan. You need to rejoice in your new life. You are a new creation. Iba ka na, hindi na ikaw yung dati. And on verse 17, binanggit ni Paul, kumbaga sabi niya, markado na ako ni Kristo. No? Sabi, from now on, let no one cause me trouble. Bahala kayo. For I bear the marks of Jesus on my body. Grabe, no? So this is how you rejoice in your life. You boast only on the cross. Remember that you are a new creation. At tanda mo, may tatak Jesus ka na. So, kumbaga, ang bumangga, giba. Dahil na si Jesus nasa likod mo, nasa katawan mo, nasa loob mo, nasa puso mo, nasa isipan mo. So, who can be against you if God is with you? Right? You are a new creation. Now, ikaw na yung bago nila lang. Bagong pag-asa, bagong buhay. So, ulitin ko lang, sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, no? Sa chapter 6, sinulat niya, we must restore the fallen. We must remember the law of the harvest. No? We must reject salvation by works and we need to rejoice in our new life. Sa gabi nito, alam ko na madami po sa atin na kumbaga, confused, madami po sa atin na nalilito, na maaaring nalulungkot, or natetense, or anxious, or whatever. Dahil sa mga situations, sa mga sitwasyon natin ngayon. So, tandaan po natin na bilang Kristiyano, meron pa rin po tayong responsibilidad na dapat nating gampanan. Kagaya ng mga responsibilities na ginagampanan ng mga first responders, ng mga medical professionals, ng mga delivery drivers, mga essential workers po. Tayo rin. Tayo po ay mga frontliners ng Panginoon. So, tandaan po natin yung Christian responsibilities natin. Na we need to restore yung nag-backslide nating kapatid. Alalahanin natin yung law of the harvest. What we sow is what we reap. Tandaan na natin. Tandaan po natin palagi. At ipalawanag sa maraming tao na salvation by works will do nothing. Kailangan po, salvation by grace. Tapos po, tayo po dapat mag-rejoice in our new life as well as yung mga kasama natin sa pananampalataya o mga hindi pa mananampalataya, turuan po natin silang mag-rejoice
kapag ka po nakilala nila ang Panginoon sa kanilang bagong buhay. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabi na to. Maraming salamat po sa inyong katuruan. Salamat po sa inyong wisdom. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala niyo sa amin bilang mga Kristiyano na tumulong po na i-restore yung mga kapatid namin na naligaw na landas, yung mga nag-backslide, yung mga nagkasala. Hindi po para sisihin sila, Panginoon. Hindi po para i-judge sila. Hindi po para maging self-righteous kami. Kundi, Panginoon, just to simply help them, for them to be led back, Lord God, in your presence. Lord, thank you for allowing us to remember that there is a law of the harvest, that whatever we sow is what we reap, Panginoon. And we choose to sow, Panginoon, spiritual strength, Lord God, spiritual maturity. We choose to sow, Lord God, pagpapahalaga sa inyo, Panginoon. And we choose to reap, Panginoon, mag-harvest, Panginoon, ng kabutihan, Panginoon, mag-harvest, Panginoon, ng favor from you, Lord God. Lord, thank you for teaching us, for reminding us that salvation is only through you, Lord God, by faith, through grace, Panginoon, not by works, Panginoon. Ang works, Panginoon, ay manifestation lamang ng salvation namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po lahat ay libre, Panginoon. Kami lalapit lamang sa inyo, Panginoon. At we rejoice, Lord God, in our new life with you, Panginoon. Lord, sa gabi na to, kung meron po, Panginoon, na nais tumanggap sa inyo, dalangin ko po, Panginoon, na tanggapin niya po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw yon, kapatid, dalangin ka lamang sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa salvation niyo. Thank you for restoring me. Kung ikaw po, kapatid, ay isang tao na mahal ang Diyos dati, naligaw ng landas, hindi ka ng tawad ngayon, nakihila ang Panginoon, mapagmahal siya, kapagpatawad siya, kaya kanyang patawarin ngayon din. Salamat, Panginoon, sa gabi na to. Ito po ay gabi ng pagpapatawad, gabi ng pagpapaliwanag, kung gano'n niyo kami kamahal. And we rejoice, Lord God, in our new life. We accept you as our Lord and Savior. In Jesus' name, amen and amen. Let me just give you my benediction. Blessings are important to receive from God. I am just an instrument. I don't give the blessings, but the Lord will give you blessings for tonight. So raise your hands tonight. Close your eyes, bow your heads, and receive the blessing of God. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. By the greatness of the Father, through the love of the Son, and by the infinite power of the Holy Spirit, you are blessed. Amen and amen. God bless you. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa amin. Kung sakali mang bumalik tayo sa normal, huwag niyo pong kalimutan. Meron po kami simbahan, Los Angeles First Filipino Congregation po, Church of the Nazarene, matatagpuan po sa 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. Or pwede po kayong umattend sa kahit saang Church of the Nazarene sa buong mundo. Or pwede rin po kayong umattend sa lahat ng Bible-believing church na nasa tabi nyo o malapit sa inyo o saan po kayo komportable at sa palagay nyo lalago kayo sa inyong buhay spiritual. Maraming salamat po. God bless you. And I hope to see you on Sunday again. At have a nice week, midweek sa mga panahon na medyo uncertainty. Pero one good thing po, meron po tayong certain God. God bless you.